Palakpakan! Welcome sa Team Unbettable! Welcome sa Unbettable Channel! Hindi, Team Unbettable tawag natin sa mga sumusubaybay at sumusuporta sa amin. Maraming salamat po sa lahat po ng nagtitiwala, sa inyong pagtitiwala, salamat din sa inyong pagbibigay pugay, at syempre pa sa mga puna, reaksyon, suhistyon, mga opinyon, lahat po yan ay nakakarating at nababasa po namin. At from the bottom of our hearts, thank you very much. Dahil ang aming munting channel, unti-unti, munti pa rin. Pero ay, grabe ha. Hindi munting balita itong nabalitaan natin sa munti. Ganda, no? Dahil ang daming naiintriga, kahit ang ating Senate President, gustong paimbisigan, dapat lang, Senator Tito, Vico Soto ko sinabi ko, baka magiging Senator si Vico, si Mayor Vico na Pasig. Senator Tito Soto. Na-intriga siya. Kami rin po. Kasi parang may something eh. Ito nga po ay may kaugnayan sa lumabas ng mga balita na di umano nga. At nagpakita ng mga ebidensya ang mga taga Bureau of Corrections. Tama ba ako? Yung penal something-something. Mga kulungan. Lalo na yung mga high profile na mga drug lord na pinangalanan nga yung isa bilang si Mr. JBC. Tama ba ako? JB Sebastian, isa sa mga convicted drug lord na kakulong ito. At sinabing na biktima, namatay sa COVID, crimimate, alongside with other 7 or 8 pa na mga drug lords na crimimate na din. Tapos pinakita pa na may tattoo, may ganyan-ganyan. Tapos pinakita ang picture na ang daming abo na parang akala ko nga semento. Tiyos! Akala ko mga graba. Pero abo daw yun. Nanaloloka lang ako kasi umiikot nga yung kakaibang chismis na may something sa ano. Alam mo, ang gobyerno na to, kailangan imbestigahan nyo talaga ng bongga yan kasi alam mo, kung walang usok. Walang usok, walang apoy. Matakot sila, no? Kasi nakapasok yung COVID doon sa loob ng kulungan. Lalo pa, syempre, mga, kumbaga, nasa maximum ano yan eh. Nasa maximum, tama ba ako, maximum, yun, ano man tawag natin, maximum prison, maximum whatever, na ang security ay ganito, ganyan-ganyan. Tapos biglang may COVID doon, diba? Ay, ang kumakalat na chika, di umano ha, chismis! Ang minag-chismis dito sa amin sa Unbearable Channel, na nagkakabayaran daw. Oy, malaking balita at aligasyon ito na di umano, nagkakabayaran dyan sa lugar na yan, sa area na yan, nasa sektor na yan ng ating lipunan, na ang mga drug lord na to, sinasamantala ang pagkakaroon ng mga COVID pandemic para sila'y makatakas, makawala, magkaroon ng panibagong identity. Sa halagang alam mo na. Oy, nakakatakot na balita yan. Ito ba'y tamang hinala lang? Or, tama ba ang hinala ng mga naghihinala? Ang taray nun ha. Oo, kailangan imbestigahan ito. Kasi hindi biro-birong chika, chismis o balita. Lalo pat kahit sabi yung nagpapakita kayo ng ebidensya dyan, ganyan-ganyan, sinunog nyo na, may abo yan, may death certificate yan, at kung ano kanik pa dyan. Nakakaanong balita yan. Naluloka din ako dyan. Kasi, talagang gumanulo reaction ko eh. Di ba? Yun lang. Kasi, nakakaalarma na sa ganito mga situations, ay may mga ganyan. Parang ang hirap naman paniwalaan ng sambayanan itong, di ba? Lalo pa mga involved, mga higher profile, mga drug lords or mga nakakulong, convicted ba sila or whatever, na talaga namang, hindi naman sa sinasabing hindi imposible na magkaroon sila ng COVID. Pero, may something eh. Oo, Pangulong Duterte. At iba pa mga miyembro ng gobyerno na gustong bigyan ng tamang kasagutan ang sambayanan. Kayo na po ang mag-take over. Kayo na po ang ano, take charge. Diyos! Oo, ipakita nyo naman sa amin na kapanipaniwala yung mga nabalitaan namin eh. Kasi, hindi naman mga eng-eng lang ang mga Pilipino ngayon. Ganun-ganun lang, chong-chong na. Ayun na nga, minsan lang tayo minsan lang tayo mamuna, minsan lang tayo magbigay ng aming opinion or observasyon sa ganyang klase ng balita.
sana maliwanagan din po kami kasi naguguluhan lang kami ng konti. Naguguluhan lang kami ng konti kahit pa nga binabalita, legit na mga balita na merong death certificate, merong mga findings ang mga doktor, merong mga pinakitang cremated na mga katawan. Again, ang sabi nga namin, tamang hinala lang ba kami gaya ng iba? Or, yung hinala ba ay tama sa mga naghihinala? Chos! And on that note, bet of all, palakpakan naman dyan! At, syempre, gusto naming tawanan lang. Dahil, eto na lang po, para sa mga gustong magkaroon ng mga sombrelong kagaya ng suot-suot kong nakapakaganda, ang aking anak po na si Neo at saka si Vince ay makokontakt nyo po sa 0921-208-3638 at 0915-671-1232 para mag-order na po kayo. Murang-mura lang, libre delivery. Mula po yan sa ating si Papa Bam. And of course, ang Fox Bonsai PH ng minamahal namin si Attorney Eric Gabatino sa mga mahihiling naman sa mga halaman, especially bonsai nga. Affordable naman po ang mga presyo dyan. Diba? Marelax-relax tayo at saka makalanghap tayo ng magandang oxygen at air na talagang magbibigay ng katiwasayan sa ating mga pag-iisip para ang mga tamang hinala ay hindi talaga maling hinala. Charles! And on that note, thank you very much. Diyos maray na bagi po ulit sa mga patuloy ang tumatangkilik sa Team Unbettable or sa Unbettable channel dito sa YouTube. Ako po ang inyong lingkod, Papa Unbettable. Magkikita-kita po tayo ulit sa mga susunod na edisyon ng Unbettable channel. Like na! Subscribe na! At mag-share na! Ngayon na! Thank you and good day!